Simple, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Itong pandemic na to. Nagbunga ng maraming depression. Kasi depression dahil marami yung mga hindi pa nakakapag-decide na magpa-vaccine, 'di ba? They are not yet decided. Tapos hindi, parang lumit yung mundo. Dahil hindi ka pwedeng makabalik sa, so hindi ka pa pwedeng makapag-work kasi kailangan meron kang vaccine card. Hindi ka rin makakasakay ng jeep kung wala kang vaccine card or makakapasok sa mall at sa mga iba pang kainan, di ba? So parang napakahirap, parang naka-isolate ka lang sa loob ng bahay, ganun. So we have to decide, ganun na nakapag-decision ako na magpabakuna. Kasi ako, kung hindi naman din ako nag-work, tapos kung hindi naman, ako homebody lang kasi ako eh. Yung pupunta ng mall or sasakay ng jeep, hindi ko naman yung problema eh. Kaya lang, yung concern ko lang is I'm a teacher. Tapos I'm dealing with parents and with my co-teacher and other people. So I have to follow the protocol, di ba? So, nung nag-decide na ako na magpa-vaccine, yun, syempre, nadudoon ka na, nilakasan ko na yung loob ko. Pero, what so happened is, dumali yung GERD after kong na-inject. Mga hindi pa naman kaagad-agad eh. Nakapagpahinga pa ako ng 30 minutes dun sa mismo vaccination center. Tapos nung mga after an hour, dun ako inatake ng GERD. Yung nararamdaman ko, yung nagpapalpitate ako, tapos naninigas yung panga ko, nahirapan akong huminga, yun, mabilis yung pintig ng puso ko, tapos nanginginig ako, nalambot ako, and then, yun, hinimatay ako. Yun. Tapos, yung before pa nun is, nung naupo ako, parang yung mga paa ko, parang namamanhid. Yung parang narandaman ako, akala ko malulumpo na ako eh. Tumawag sila ng ambulansya. Tapos doon sa ambulansya pala, oxygen. Tapos pagdating sa hospital, nag-stay ako doon ng less than an hour. Tapos na-check up ako ng everything, at yung dugo, lahat-lahat, ECG, ganun. A few moments later. Okay, so tuloy na natin yung kwentuhan. After that is 1 week akong nalalambot talaga. Siguro yun yung dulot ng vaccine, no? Nalalambot ako. Tapos hindi ako kumakain, ganun. Parang feeling ko mamamatay na ako nun eh. Kaya lagi ako nakahiga. Sa bagay, itong sinishare ko sa inyo na to,
is based on my experience. Kasi baka ako, talaga mahina lang yung katawan ko. Baka yung iba, kapag tinry nila is, kaya naman nila at wala naman, marami naman eh, wala, marami naman na nagpa-inject, tapos wala naman nangyari sa kanila. Kanya-kanya nga lang yan. So what I'm telling you right now is about my experience. Siyempre, yung na-experience ko, maaaring hindi naman may experience ng iba, ganun. So I'm not discouraging everyone and hindi ko rin naman kayo ini-encourage. Kasi it depends upon your decision. Kasi sarili nyo yan, you have to decide. Kasi everyone naman is entitled of their own decision, diba? So no one can dictate them. Kaya lang, you have to decide, kasi nga kung nagtatrabaho ka, tapos need sa work, bago mo gawin, mas maganda is magpa-check up ka muna. Tapos kung may gamot na ibinigay sa'yo, inumin mo muna yung gamot before ka magpa-inject. Tapos uminom ako ng vitamin C, ganun, tapos vitamin D, tapos zinc, vitamin E. Tapos, uminom ako ng fresh na malunggay, turmeric, ganon. Pero yung vitamin C ko, hindi siya acidic kasi nga bawal sa GERD. Yun lang, yung maishishare ko sa inyo na nangyari sa akin Yung good naman is yung, syempre, nakabalik na ako sa work. Tapos, feeling ko, hindi na ako isolated. Masayang-masaya na ako kasi hawak ko yung aking vaccination card. So, napakasarap sa feeling na yung parang feeling mo ba yung nakawala ka na sa kulungan mo na pwede ka nang pumunta ng mall, pwede ka nang pumunta, sumakay ng jeep, or pwede ka nang mag-travel, or yun. Kasi nga, nakasunod ka na dun sa patakaran, di ba? So, there's nothing to worry about. Kasi kapag ando doon pa yung mga doubt, di ba? Yung maraming buts, maraming if. Ngayon, kapag andyan ka na at nagpabakuna ka na at tapos ka na, lakasan mo na lang yung loob mo. Kumain ka ng marami, matulog ka na maaga, kumain ka ng masusustansyang pagkain at mag-take ka ng multivitamins. Yo, nakapag-bihis na ako and getting ready na to go home at natapos na naman yung isang magandang araw. So maraming salamat sa panonood ninyo sa aking video and thank you so much for your support. God bless everyone. Be beautiful inside and out.